how much cost of living in Taiwan as a new OFW po? Ang sahod na taas din ba ang babayaran? Like, left-handed. Left-handed. Sa Taiwan, yung walang experience sa factory worker. Wala experience ka din. Meron po bang kasamahan dyan na iglesia ni Cristo? Paano kapag may hemorrhoid, hindi na makakapasa sa lupitan? Ako po color blind. Hello sir, totoo po ba na may pinapauwi sa Pinas pag hindi pumasa sa exam pag 3 months? Ask lang po, allowed po ba magsuot ng salamin sa medical ng eye vision? So para talaga... So, boys, handa ka na ba? So habang kumakain kami guys, magtatanong ako sa kanya. Ay, hindi naman, tasagutin namin yung mga tanong, hindi naman sa kanya lang. So shout out pala to sa nag-comment nung nakaraan regarding sa ano niya. Ano ang pangalan nun si Kois? Ta. Ano ang pangalan dito siya? Yung nag-comment nung nag-binash ka. Ah, si ano? Na mahina daw siya kasi ko Kois yung binash. Naalala ko pangalan nun si ano. Ano pangalan nun? Shout out kay Derek Garcia. Oh, Derek Garcia. Si Derek. Hindi ko alam kung yun yung totoong pangalan mo or dummy account ko lang. So kasama ko ulit siya. Sana masaya ka ngayon. So, and sana mapanood mo itong mga, mapanood mo itong vlog na to. Ayun. So hindi ko na patagalin. So magtanong na ako ng first question. Wait lang. Sasagutin natin, di ba? Hindi lang naman ako yung sasagutin. Ito yung pinakaunang tanong na screenshot ko. Hello Sir Bailey, I would like to ask how much cost of living in Taiwan as a new OFW po. I'm interested kung paano nyo nababudget yung salary nyo since iba pa rin yung cost of Pilipinas at Taiwan po. Hoping manotice nyo po ito. So, budget daw. Taiwan. Budget? Ano, kamauna. I can say na budget friendly si Taiwan. Para kan din nasa Pinas. Mura yung mga bilihin din. Mura yung cost of living dito. So, diba kung makikita ka sa Pinas ng... let's say 25,000 ganyan. So, so paano ka nagpa-budget? For example, pagdating ng sahod, paano mo ina-allocate yung pera mo? Saan, magbabudget lang ako ng, let's say, 1,000 to 1,500 para sa mga personal na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Like yung sabon, shampoo, ganyan. Yung ginagamit sa panlaba, biskuit, mga ganun. Kumbaga, groceries. Groceries, ganyan. Tapos yung load, yun. Magkano yung load per month na niloload? So, 600. Ito yun. Ito yung experience mo kasi, 600 sa load, tapos groceries mo, for example, 2,000. Let's say 2,000, malaki na. NT yan na, hindi tayo mag-usap about sa peso. Parang ganun yung 2,000 for the groceries. Oo. Tapos yung ano mo, pang laundry. Laundry. Magmura lang naman yung pagpa-laundry dito. So, magkano ba yun? 10? 20? 30. 30 NT. May dryer na yun. So wash. Tapos yun, pag mag-shopping ka, yun. And regarding naman kasi sa food, iba-iba kasi, for example, sa company namin, yung food namin is nakasama na siya sa budget. Mm. Sa sahod. Hindi mag-gastos sa pagkain kasi hindi mo feel na mag-gastos sa pagkain kasi nga, ano lang eh, sinaswa ka lang namin yung pagkain. Pagka-top lang ng top. Ayun. So, pagka gusto mo kumain. Pag OFW ba sa Taiwan? Hindi masyadong makakatipid ka talaga at makakasave ka kasi kung hindi ka maluho, ako maluho kasi ako in terms of, for example, you know, kain sa labas tapos gumagala. Pero at least, kumbaga, hindi mo makakalimutan na i-prioritize pa rin yung magpadala ka sa Pinas kung may kailangan. Ako din naman, maluho din ako lalo sa damit, ganyan, lalo pag napunta tayo ng konyo. Pero yung responsibility ko na magpadala sa magulang, nandun pa rin, hindi ko nakakalimutan, hindi ako nagtuhulang. Ayun, yun yung yun nga, wala ka lang ako naiipon pa eh. Eh, bago pa lang din ako. Okay. Yun ang kailangan kong baguhin. Okay. So sana nakatulong yun kay Maya. Okay, pangalawang tanong. Tsaka, share ko lang din pala, regarding doon sa pagkain. Sa iyo, kasi parang feel namin matipid eh, kasi suwa ka lang, wala kami nilalabas na cash. Na cash, oo. Suwa ka lang namin. Dinididak sa trabaho. Kasi dinididak sa sahod, sa trabaho. Sa ibang company siguro, yun, bibili ka sa store, sa canteen. Kasi hindi na kami nagluluto kasi guys. Hindi ba magluluto? Kami kasi hindi na nagluluto. Puro ano lang. Puro suwa ka lang. Saka pinoy food yung ano na. Pinoy food. Yan lang. Let's proceed. Ayun, sana nakatulong yun. Ang next question is, Kois, ask ko lang if tataas ang sahod, tataas din ba ang babayaran like dorm, utilities, labor fee, health insurance, tax like that. Thanks Kois, pa-shoutout naman sa next vlog. So shoutout sa'yo.
Pahabol, ito pala question ko sa next vlog mo kasama si, ito kasama ko si Raymart yung pangalan, nalimutan ko ang name. Yeah. So ito question ko, top agency sa Taiwan, ano pwede bang gamitin ng health card sa check-up at ano ang mga coverage lang niya. Thank you, God bless, and God bless always. See you soon, sana pala rin this coming 2023 makapunta sa Taiwan. So unang tanong is, kung tataas ang sahod, tataas ba yung mga expenses? Yeah. Sige, ikaw. Hindi rin. Yung sa babayaran, like dorm utilities. So nag-meeting na tayo, di ba? Hmm, kaka-meeting lang namin. Tumas yung sahod. Hindi tumas yung ano? 600 ata per... 600 plus per month? Ay, per month? Yung sa dorm. Hmm, yung sa... So, hindi tumas yung dorm yung namin. Yung dormitory fee, hindi naman tumas. Kasi 600 yung ibang fees. Wala naman, ibang fees. Wala naman. Hmm. Yun lang. So guys, pag ano, meron akong vlog about sahod, panoorin mo to, doon na details doon. Pero sagutin ko yung, siguro tataas yung tax. Kasi, siyempre, tumas yung sahod. Yun lang. Pero sa utilities, wala kang binibayaran ng utilities kasi kasama na siya sa dorm na 650 yung water, per month. Water, lahat, wala. Ano yun sa dorm, oo. Kaya yun? 600. Oo. Yung health insurance namin, wala din dagdag. Walang update kung ano yung increase, wala. Ganun pa rin. Yung ano naman, yung binibigay na para sa food allowance na yung company, EAO. Ganun pa rin naman. Hindi naman siya binabaan dahil tumaas yung salary. Hindi naman yun. Maganda na pag-usapan yun, no? Okay. Ano yung follow-up question? So, follow-up question is, anong coverage daw sa health card? So far kasi yung nagamit ko sa health card dito namin is yung palinis ng ngipin. Dental pa lang eh. Dental pa lang. Pero narinig ko sa mga iba, mag-hospital ka, cover din siya. Pero hindi ko hanggang saan. Uh-huh. For example, magpa-opera ka, cover din yun, pero may limitations din. Hindi ko lang alam kung ano. Parang marami dito naka-benefits na dito nagpa-opera, kasi dito nagkasakit. For example, nagkaroon ng kidney sa bato. Nagkaroon ng mga almuranas meron na akong nakausap ng mga nagpa-opera din dito. Yun, bawas din naman talaga sa health card. Hindi ko alam kung hanggang saan. Maganda yung ano dito, yung health system nila dito. Kasi binabawasan naman. Hindi katulad sa atin. Usually, honestly speaking, kasi yung sa dental nga natin dyan sa Pinas, di ba? Hindi cover yung ano, yung magpapasta ka dito, covered ang pasta eh. Pag-cleaning, covered eh. Yun yung makita ko na mas maganda dito yung health system nila. Okay, sana nakatulong yon, and kita-kits dito sa Taiwan. Masyado pala mataas, marami yung ano. So number 3, question from Bella Romanos. Nag-apply din ako sa factory worker sa Taiwan. Ask ko lang po kung ano ang masasabi niyo sa Winway Company. Narinig mo na yan? Winway? Hindi ko pa narinig yung Winway Company. Ano ko yung marunong? Pwede mong i-search siguro sa Google. Kasi may mga company dito na masi-search mo sa Google kung ano yung product. Yung product nila, yung history nila. May vlogger din sila doon. About sa kanila, about sa company. Yung ibang company, wala eh. Oo. Kung makikita sa Google. Family business. Family business or small company. Pero pag malalaking company, panigurado meron yan sa Google. Okay, pangatlong tanong. Parang may page sila eh, parang ganyan. Pangatlong tanong. Website pala, website. Pangapat na ba? Next. Left-handed. Left-handed? Okay lang. Yung katrabaho ko, left-handed eh. Walang problema sa left-handed or right-handed ka. Basta may kamay ka, walang problema yan. So, kumain, wait lang. Yeah. Nabibitin ko. Ha? Hanggang, mayan na. Yung tanong na, pwede ba daw dito sa Taiwan yung walang experience sa factory worker? Wala experience, pwede. Wala kami experience dito eh. Halos lahat sa amin wala experience. Ayun. Mga 90% ng pumunta dito, walang experience. So, mas prefer nila walang ano. Experience. Walang experience. Kasi galing daw siyang Saudi. First time. Yung isang kapatsyo, galing ting ibang bansa. Pero Saudi rin. Oo. May kapatsyo namin, si Marvin. Saudi din siya galing. Ay, di ko it dala ko it. Hindi siya factory. Oh. Ano siya doon? Nag-serve. Ano yun? Waiter? Parang waiter. Oh, parang waiter. Ganun. Yes. Okay lang din yun. Nandito kami ulit sa manginasal ng Thai Chub. So, dito kami ulit kumain. Pupunta kami ng grocery and then kakain muna kami kasi gutom. Lunch time na. Thank you.
guys, continuation sa Q&A. So, ha? Okay, rolling na. Rolling, oh, rolling na. Continuation lang to. So, day off namin. Yeah. So, dito ulit kami sa Taichung and na grocery and then ito, continuation sa Q&A. So, may tanong dito. Meron po bang kasamahan dyan na Iglesia ni Cristo? Meron kang kilala? Wala akong kilala. From Lapitan Cherry, okay, shoutout sa'yo. Ako wala din akong kilala. Wala akong kakilala. Pero meron akong kilala na aside from Roman Catholic, namin nandito. For example, born again. Yung si meron, Choi. Meron. Si Choi, isi din yung Catholic si Choi, yung kasama ko sa club. Christian, so, yung iba Christian. Christian. Pero pwede naman siguro, parang hindi naman nagmamatter yun. Oo. Kung ano yung religion mo, religion. Wala naman silang discrimination. Oo, wala naman. Wala naman. So next is, paano kapag may hemorrhoid, hindi na makakapasa sa medical? Ako kasi, this personal to me, kasi meron akong hemorrhoids. Although, hindi naman siya, hindi siya na-recognize sa medical. Pero, hindi naman siya kasi, for me ha, if ever na ma-diagnose na makita sa medical yung meron kang hemorrhoids. Curable naman kasi yung hemorrhoids. Oh, eh. Pag sa medical nakuha ng, may finding sa hemorrhoids, parang bibigyan ka naman ng kung anong lunas ang pwedeng gawin, oh, diba? Bago ka ituloy sa teko, gano'n. Yeah. Bago ka ipasa sa medical. So, I think merong remedical dyan. May remedyo naman doon, kung meron man. Kasi ang hemorrhoids hindi naman siya parang death threat. Parang sakit na hindi na nawawala, gano'n. Or sakit na nakakahawa. Nakakahawa. O, personally, meron akong hemorrhoids. So, gagamutin lang bago ka tumuloy siyempre sa next procedure. True. So, next na tanong is, ako po color blind, defective Ishihara. Andito naman ako sa Taiwan. Ay, okay. Okay pala yun. That's good. That's good. So ito naman, hello sir, totoo po ba na may pinapauwi sa Pinas pag hindi pumasa sa exam pag 3 months? Ikaw? Pagka hindi pumasa? Oo. Hindi. Pag nandito ka na hindi ka mapauwiin. Siguro pag ano ka, pag NG ka, I mean not ililipad ka sa... Ililipad ka siguro ng ibang department. Ililipad ka sa ibang department. Pero hindi ka papauwiin. Actually, yung mga case na mapapauwiin. Unless may ginawa kang talagang major demerit na talaga. Papauwiin ka. Yung parating may nakaaway ka, or may sinuntok ka, or naka... Pero kung parang natagalan ka lang matuto, ganyan, may makakunting mali ka lang, hindi ka naman basta-basta papauwiin ng ganun. True yan, hindi ka mapauwiin. So, for example, ako personally, hindi ako ganun kagaling sa trabaho ko ngayon. So, pinagtiisan nila ako hanggang sa maging marunong ako. Pasaway din ako. So, kumbaga, tsaga-tsaga lang talaga. Sa katagal mo ba naman, hindi matutunan mo naman yung trabaho eh, talaga. Eh. Yeah. Matutunan naman yun. Sa una talaga, sobrang hirap. Pero bibigyan ka lang nila ng papel. Maraming papel na parang... Ano ba yun? Parang warning letter ba sa finance, gano'n, may mga gano'n. No, o yung warning letter, ano lang kasi, major na kasi yun eh. Pero yung papel lang, mga maliliit lang. Ano yung gano'n sa inyo? Oh, maliliit lang. Hindi mo sasabihin yun. Yung warning letter, ano lang yun, major ano yun, major props na yun. So, sa amin, maliliit lang, maliliit. Parang pagtapot lang para at least, ano ba, magising ka sa katotohanan na kailangan mo na pag-ibig. Oo, gano'n na. Guys, marami pa requirements pag lumabas ka sa Taiwan, moving to Thailand, as OFW. Plano ko sana mag-travel ngayong Chinese New Year. I think natapos ang Chinese New Year eh. So sorry guys if... No idea ano, pagdating doon. Oo. Ako din wala akong idea. Kasi pag nandito ka sa Taiwan, OFW ka na Taiwan, bawal ka ata mag-cross country eh. Na official na ano lang na travel na ano pala Canada eh Poland. Hindi, pwede ka mag-cross country if official na lilipat ka na doon. Pero pag leisure lang ata na mag bakasyon, parang hindi pwede. Ayaw, hindi wala akong narinig. Kasi yung sa atin kasi hindi naman tayo ano yung permit natin is working permit. Hindi namin travel, alam mo. Para sa tourist. Oh no, yung tourist visa. Yung visa natin is work visa. Oh, work visa yung meron natin. Ask lang po, allowed po ba magsuot ng salamin sa medical ng eye vision? So, para talaga sa'yo to. Medical? Oo. Oh. Sa akin kasi nung nag-medical ako talagang, ano, naging honest na ako. Hindi ako nagsuot ng, ano, ng salamin. Oo. Nung chinek nila, hindi ko talaga mabasa. Tinanong nila ako kung nagsasalamin ako. Sinabi ko, oo, nagsasalamin ako. Hindi naman. Tapos niresitahan ka. Resita talaga. Hindi naman. Pero pag sa
pagka may malabo talaga yung mata mo, tapos nakalagay din sa requirements na kailangan 20-20 yung vision, huwag ka na mag-apply kasi talagang negative yun sa'yo. Magsasayang ka lang ng oras. Ah, depende so, sa doon ka na lang mag-apply sa mga agency na hindi requirements na, na kailangan malino yung mata mo. Nag-a-accept sila kahit malabo. Kasi pwede naman dito nakasalamin eh. Actually, parang 70% ng check ko dito nakasalamin. True. Ako na pagkakabalan sa loob, ano yung check ko eh. Kasi nakasalamin ako. Tama. Kaya ganun. So, pwede. Basta yun lang, huwag ka na mag-apply sa mga agency na ang requirement is 2020 vision. Talagang hindi sila mag-a-accept. Yun. Agree ako doon. So, yung next question is, pwede po ba si science section factory worker sa Taiwan? Si science section. Meaning, nagpa-sisarian ka. I think, pwede naman ata. Wala namang ano. Marami dito kayang single mom. Hindi ko alam yung sisarian. Oo, may mga kasabi ka ba din akong ano, may dalawa na anak, pero nakasisarian naman. Pero wala naman siguro, hindi naman siguro gumawa. Oo, hindi naman mama. Ito. Kasi hindi makaka-apekto sa trabaho mo sa loob ng ano. Oo. Parang hindi na. Tama. And next, may Islam po ba dyan? I mean, Islam from Pinas. Parang hindi naman nag-matter kasi yung religion dito. Kahit in religion naman tingin ko pwede. Wala naman pinipili. Kasi kung may pinipili sa religion, dapat nakalagay doon sa requirements, di ba? Tama. Oo, dapat nakalagay doon sa requirements sa posting agency, nila. Agency, sa posting nila na kailangan Catholic. Catholic ka or what? Bawal yung, malapa, bawal yung Islam. Ganyan. Kaya bawal yung Iglesia. Wala naman nakalagay. Tingin ko hindi naman sa problema. Okay lang po ba yung may surgical na po sa left eye? Po na-accident kasi ako dahil dinulungan ko yung bata na tusok po mata ko. Artificial lens na po left eye ko pero blurred lang vision ko. Dito na rin na vlog. Na talaga qualified pa ba po kahit ganito? Kahit ganito po? Ito lang. The only thing para malaman mo yan is kailangan mo talaga mag-apply sa agency. Una-una kasi, yun nga, sabi nga niya, ngayon nakasalamin siya. As long as hindi ka malala yung color blind mo, hindi affected yung color vision mo, I think pwede siya. Di ba kung artificial yung eye mo, kung makakita naman siya, I think pwede siya. Pwede siya, pero may mga mapiling kasi agency. May mga mapiling agency, syempre sila yung nagsasort ng mga aplikante na ipapasa nila. Oo. Ganun. Kaya... Yeah, alam mo naman sa Pinas, di ba? Maarte sila pagdating sa mga aplikante. Oo. Pero try mo pa rin. Oo. Try mo pa rin mag-apply. Ayun lang eh. Yung only one way to find out kung qualified ka talaga is pasahan mo lahat ng agency. Alam nyo guys, hindi lang naman isa yung agency sa Pinas eh. Dami, I mean, mga almost 30 or more than 30 pa nga sila eh. Accredited ng POAA. Check mo kahit sa Facebook, check nyo yung list ng mga agencies na accredited ba ng POAA. Ito, relevant talaga to eh. Hi Sir Billy Jr., may question, alin ang mas maganda as a factory worker? Yung may agency tulad ng sa inyo or direct hiring? Wala ng agency. Thank you po sa namasagot. Direct hiring. Actually, if direct hiring ka, ang pagkakalam mo kasi, if for example, referral ka, if yan yung pagka-mean mo, i-refer ka pa rin sa agency, mayroon ka pa rin agency na magpa-process sa'yo kasi wala ata makapasok dito sa Taiwan na direct. Wala pa akong alam. Oo, wala. May agency. Kahit ano, kahit direct hiring ka or factory, basta factory worker, wala pa akong alam na referral sila, direct hire sila sa company, pero may agency pa rin? Ipapasa pa rin sila sa agency. Pero yun nga, parang may assurance ka na makapasok ka kasi nga, kasi referral ka na. May katrabaho ako na, ex-Taiwan, bumalik lang ng Taiwan. Una lang din ako ng ilang, ng dalawang buwan. Oo. Ni-refer na siya doon sa ano ng dati niyang katrabaho. So kailangan niya pa rin dumaan sa agency. Tama. Para ma-process yung mga documents niya. So I think kasi may dadaan pa rin talaga sa agency. So siguro ang inamin mo POAA. Meron kasi sa dito Taiwan na POAA yung mag-asikaso eh. Pero ano pa rin yung considered pa rin si POAA na as agency mo siya. Oo, kasi merong case na yun eh na POAA yung nagpa-process eh. Hi sir, pag nag-medical ba sa GDCAL, ilang buwan bago makalis? So in general ha, hindi lang sa GDCAL. Sa experience kasi namin, for sure, ikaw muna. Ako kasi, nag-medical ako ng March. March ako nag-medical, tapos April yung teko. May ako nakaalis. So parang every month, may ganap. Ganun lang, tuloy. So iba-iba naman? Iba-iba naman. Oo, kasi matagal ako, na siguro yung dalawang buwan.
Ako kasi after ng medical, tatlong buwan eh. April, May. First week ako ng March nag-medical. So siguro sa iba, maabot ng... Siguro matagal na yung kalahating taon. Sobrang tagal na nun. So ako, after naman medical, medyo nag-delay sa akin kasi may problema nga sa junior ko. Pero, yun, nag-remedical kami kasi naabutan ng expire. So yung validity ng medical pala is 3 months. So pag lumagpas ka doon, remedical ka. So yun, iba, case to case basis. So depende if meron magka-problema sa requirement mo, hindi ka matilay. Pero pag katulad sa kanya, na after niya medical, tuloy-tuloy na, marami kasi factors eh. Either problema sa documents mo, either nag-delayed yung company mo dito sa Taiwan, medyo nag... For yung may, hiring nila, medyo nag-ano muna. Or may problema sa medical mo. Diba? Or, tanong niya kasi after medical. Oo. May problema sa findings mo sa medical mo, kaya hindi ka pa makapag-proceed sa sa TECO. After medical kasi TECO yung sunod na nun. Oo. So pagpalagay natin na walang problema, mga 2 months lang kasi, or matagal na yung 3. Kasi hindi pwedeng lumagpas ng 3 kasi mag-remedical kayo. Walang problema, sure na yan na 2 months basta hindi lumagpas ng 3. Sa TOR, ang diploma po, photocopy or original po nito? I think original. Original kailangan. Pero sa pag nagpasa, ano lang eh, sa unang requirements, diba ano lang naman? Photocopy. Oh, photocopy. So, pero pag ano ka na, halimbawa hired ka na, kailangan yung mga requirements lahat. Original, lahat original. Sino ba yung shoutout ko dito? Shoutout kay Derek Garcia. Shoutout kay Sir Derek Garcia na inaaway itong kaibigan ko. Sana gumamit ka ng totoong account mo, yung totoong pangalan. Ay, ano message, hindi, may message mo kaya ako sa ano, sa Facebook ko. Diba? Ituhan tayo doon. Oo, maganda yun. Tsaka shoutout kay ano. Tapang-tapang kasi gumagamit ng dami account eh. Shoutout kay Drums Diary. So, ay, salamat sa pag-subaybay. Yeah. And shout out kay, meron pag isa dito eh. Nandito na daw siya sa Taiwan. Wow, good for him. Lalaki ba yun? Babae. Ayoko, lalaki ba yun. Nag-comment siya sa post ko eh. Mga followers, mga taga-sabay-ibay na ito, yung mga followers na ito na nandito na sa Taiwan. Congrats sa inyo. Congratulations. At good luck sa, ano, sa bagong ito. Journey. Shout out natin si Francis May Solomon. So shout out sa iyo kasi nandito ka na sa Taiwan and Happy New Year. And ito, shout out ko si Atin Mahalima kasi parati siya nagre-request na pakinggan nito yung Yebe ni SB19. Actually nakapakinggan ko na siya and sobrang senti ng kanta, katulad lang din siya ng yung mapa nila na kanta. And shout out last na lang kay Rachel Inaudito. Rachel Inaudito. Shout out sa iyo. And hopefully makita tayo dito sa Taichung kasi nandito ka lang sa Taichung. Mga pati na rin sa mga nag-a-apply pa lang, sa mga nagbabalak pa lang mag-Taiwan na nakasubaybay sa kanya. Tuloy lang. Tuloy niyo lang 'yan. O ano yung pangarap niyo or goal niyo? Tsaka wag yung iyan, for example, siya uuwi. Hindi naman negatively na rason kung bakit siya uuwi. He has his own reasons in a positive way. So hindi naman ibig sabihin na ayun. So may kanya-kanya tayong ano yun, pathway. Depende na sa nakikinig kung paano mo i-absorb yung mga decision namin dito. So overall, so far, okay ako dito sa Taiwan. Yeah. Okay naman siya. Yun lang, may demand lang siya sa Pinas na kailangan niya. Alam. So, yun lang guys, and mayroon kang itatag? Wala na, okay na. God bless na lang sa lahat. So yun lang guys, thank you so much for watching this vlog. As I always said, always believe in yourself. God is good all the time, and all is well. Okay. And shout out dito sa bago namin kasama. Pwede share ka mo sa vlog. Bago lang din yun siya guys. 2 months pa lang siya dito, and ayun. Shout out ka, shout out sa family mo. Hi people, welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Mali yan, parang mali yung sabi ko. Wala sa sinarili yung vlog yun. Bye bye.